stable as an artist, as a character. So we had to do our homework. I had to read up on El Fili and history, you know, whenever I had the time. And pag nandoon na pala, kasi hindi namin ma-question si Love. Eh. Parang when Lloyd and I would ask him kung pwede mag-take two, sabi niya, hindi, okay na yun. And then we would ask him, do we cry in a scene? What do we do? He would say, rock and roll. Sabi niya, this is madness. There was one scene na nagsama-sama yung mythology, history, and literature. Nasa isang scene kami. He didn't even tell us. Ay, nagtatago ako sa mga tao, tapos nandun yung mga tikbala, tapos nandun yung Andres Bonifacio. Why are we in one scene? But that's poetry. For him, ang explanation niya dun, it's madness. Parang, it's a dream sequence, and nobody questioned him. Ang galing lang. Ang galing lang ng expression niya. Last question, kasi na-describe mo kung paano yung mga tao dun sa Berlin nung nanonood. Ano naman yung feeling nyo nung nanalo na kayo? Wala ka idea nung nasa Pilipinas kayo na may lima we were told the day before na we were gonna win an award. We just didn't know what. 10 awards lang yung pinamigay eh. And I think alam na nila na mapupunta sa amin yung Silver Bear kasi nga it gives award to those who open new perspectives on cinematic art. And it was Only Love's film na talagang iba kasi nanalo was a documentary. The Golden Bear was a documentary, so it was a toss between that and yung kay Love Diaz. But he was really celebrated. He's very humble. You know, kinover ko pa yung video niya, you know, when he accepted the award. And he asked all of us to go up on stage with him. Kasi kami may pinakamalaking contingent and dami na yung magagandang kasama mga artista. So pagpunta namin doon, of course, kinweave na nila si Meryl Streep. But yeah, kami yung pinakamalaki dun sa stage. Nakakatawa lang because, you know, we were recognized, you know, as Filipinos, you know, who have something to offer to the international market, to the international scene. Okay. Pero kasi maraming tatanong, why hindi ka doon nagpa-selfie kay Meryl Streep? Nakatulog ako eh. May reason ka ba? Kaya talaga ako, no, because ang kwento niya... Kasi sa lahat ng cast, may selfie with Meryl Streep. Ang kwento kasi niyan, last kami ni Lloydie umakyat. So, ang mga nasa stage lang, yung mga winners. So, syempre si Direk Love lang. But Direk Love insisted na umakyat kami sa stage so we could take a photo together as a team, as a group, and with Meryl Streep. Pero pupunta namin sa stage, syempre kinuyog na ng mga artistang babae si Meryl Streep. So, kung makikikuyog ka pa, nakakaya na. Ganoon tayo mga Pinoy, di ba? Pa-selfie. So, nanato kami sa likod ni Lloydie. I didn't even know I dropped my phone. Nahulog ko yung phone ko sa silya ko. I didn't know na hindi ko na kinala. So, hindi ko rin ginawa. Sabi ni Lloyd, di gusto yung pa-picture kay Clive Owen nasa likod namin. Tapos sabi niya, huwag niya nakakaya. So nakatayo lang kami doon habang nagpa-picture sila lahat. Tapos yung paglabas namin, diretso sa labas. So, mahihiyain talaga ako sa ganun. I think, no, my explanation there, hindi naman, not for anything, but Meryl Streep was on the stage for a solid hour. The jury was on the stage for a solid hour giving out awards. So parang na-consume ko na eh, nakita ko na din, na-demystify ko na si Meryl Streep, you know, upon seeing her there on stage because they're, you know, larger than life. Parang I didn't want to demystify her because when you do that, you kind of objectify the person, nagbumukha siyang object. And parang sabi ko, Meryl Streep to, okay na yun. So okay na ako dun, na sulit naman yung pagkakita ko sa kanya. Ayun pala yun. Okay, more questions. Kaya naman kay Mary. Siguro si Oreo o si Alexa ng Rappler has a question. Alexa, you want... Okay, can we share the mic? Ayan si Chuck. Thank you, Chuck. Okay, Piolet, ang tanong lang naman is, how did you feel about playing Simon? Kasi we all know, Chrysostom and Simon, are the same, but iba yung ano, iba yung yes. Personalities nila. Yes, how were you able to, you know, divide the character in the Since high school, kabisado ko yung character ni Chrysostom Ibarra. But nung fourth year ako, para si El Fili, konti na lang. So mas naiintindihan ko ngayon si Simon Ibarra sa El Fili. Kasi mas historical to. Yung Noli, mas ano eh, parang very romantic and it's a different attack. Pero dito sa El Fili, I didn't have any problems because kumbaga para lang siya gumanap na alter ego niyo sa Rizal. Diba? So, at the time that Rizal was executed in Bagong Bayan, that started my story, habang nagtatago ako sa mga tao. So it's easy because you just have to understand your history and then you read El Fili. And then, parang for me, inisip ko lang what Rizal was going through at that time, why he wrote, how he wrote Simon Ibarra. And how he, as a character, Simon, really felt so much pain upon selling out his country. And then, in the end, parang for him, it's all about him.